So pag-usapan po natin yung pong Wish FM guesting ni Miss Kim Chu, kung saan po daan-daan libo na yung dislikes. Of course, nagagamit po siya sa politika ng mga pro at ng mga anti, pero lahat naman kasi ng bagay ginagamit nila sa politika. So bahala sila sa buhay nila. Isang tabi po natin muna yan. Ang pag-uusapan po natin, yung pong kalagayan po ng OPM po ngayon. Of course, as a musician myself, as a frustrated musician, naintindihan ko po kung bakit po ganun na lang yung pundamdamin ng maraming tao na nakikita nila na maraming mas deserving na musicians, mas maraming deserving na kanta na kailangan mapag-usapan, mapagbigyan pansin kesa po itong music ni Kim Chu na sa totoo lang, maski ako, nakikringe. Medyo nakikringe ako pag napapakinggan ko yung kanta. And ayun, inamin naman nila na hindi naman siya talaga pang, alam mo yun, yung pang top quality na kanta na ganun. Kaso parang itong sa Wish FM, parang it's a little too much na. Yun po yung nararamdaman ng maraming tao na dapat mas bigyan ng opportunity yung mga ibang musicians na mas deserving. And I get their point, and may point, valid po yung kanilang disappointment, valid po yung kanilang pagtutol dito po sa naging guesting na to ni Kim Chu. And yun nga, nagsimula naman yan para lang po pambalik dun po sa mga nagtotroll po sa kanya. Pero like nababasa ko sa post ng mga ibang friends ko, minsan po sumusobra. So parang medyo overkill na pati tong sa Wish FM dakantayin pa niya yung kanta doon, tapos ilalabas pa yung single doon. So parang medyo overkill na rin nga. Totoo naman. I mean, valid point po yun. Hindi ko sila masisisi kung ganun yung nararamdaman nila kay Kim Chu. Maski ako, medyo nakikirin siya ko dun sa kanta. Maganda na she's answering her bashers. And yun naman yung tama. Maski ako yung social media, ganun din naman ang aking isasuggest na that's the right way to engage yung mga bashers mo. And kumbaga, make fun of yourself. Diba? Ganun. Pero yun lang, syempre may limit din. It comes to a point na parang medyo tinatamaan mo na yung mga ibang mas deserving na OPM talents, okay? In fairness to Wish FM, marami silang binibigyan na chance ng mga independent na banda. So though hindi lahat na-upload sa kanilang YouTube page, yun naman ang reklamo ng iba. Pero may mga kaibigan naman ako, independent sila, na-upload. So marami din namang natutulungan. Kaso hindi kayang tulungan lahat. Yun lang yung point sa Wish FM. And minsan, kahit naman i-post nila, wala ding views, wala ding kwenta. Hindi din naman ibig sabihin na porket pinupinost ka ni Wish FM, daan-daan libo na yung views mo doon. So hindi din. So depende din talaga sa pag-promote nung artist o nung banda doon po sa Wish FM. Ako po ay frustrated musician. Pagkabata pa lang po, yun na po yung gusto ko. And talagang frustrated din po ako kasi yung sa aking career as a musician, hindi kasing successful po. Hindi katulad ng mga ibang ginagawa ko sa buhay. Like itong pag-YouTube or yung mga negosyo or ganun. So sa music po, yan po isang pangarap ko pa na hindi ko pa naaabot. Okay? So I understand completely their point. Pero sa akin lang ha, ito lang po ang aking panghuling point. It comes to a point na kailangan nating we need to stop na sinisisi yung pong mga ibang artist, yung pong mga ibang tao na pakiramdam natin kaya hindi tayo umaangat dahil kinukuha ng mga artista na to yung oportunidad na dapat nasa atin. Parang mali po yung ganung pag-iisip eh. And I'm not talking about just Kim Chu. I'm talking about lahat ng artista in general na nagkaka-single, kumakanta. May mga fans yung mga artista na yan eh, diba? So meron bibili. So from a business standpoint, it makes sense. It makes sense na gagawin nila. From an artistic standpoint, doon sila medyo sumasablay, diba? Doon sila medyo... Pero ang point ko lang po talaga, kung ikaw ay artist ngayon, sa panahon ngayon, iba kasi kung artist ka 20 years ago nung nagsimula ako. Noon talaga, wala ka talagang halos opportunity unless ma-discover ka ng record label o ng television station. 20 years ago, ganun po yung kalakaran. Kailangan ma-discover ka ng A&R, ng isang malaking record label, bibigyan ka ng record deal, pipirma ka, papasikatin ka nila, ipi-play ka sa mga radio, doon kasi sikat.
o kaya television station, gagamitin sa teleserye yung kanta mo, doon kasi sikat. Ngayon po, napakalaki na po ng opportunity online and wala na pong excuse para po sa mga artist para magturo ng magturo. Kailangan mong gumawa ng sarili mong pangalan, maraming paraan para gumawa ka ng sarili mong pangalan at marami na po ang kakilala na gumawa ng sariling pangalan na hindi po kinakailangan yung pong mga malalaking station na yan, yung pong malalaking record label na yan. Nagawa po nila dahil po sa sipag nila, dahil po sa diskarte nila, nag-promote sila social media, nag-promote sila sa YouTube, Spotify, lahat na yan, nag-promote nila, tinanabaho nila, and yung music nila, maganda naman, so umasenso po sila. So I think, yun lang ang point ko, we should stop using yung mga artista as an excuse para po sabihin na, kaya hindi umaano yung music ko, kaya hindi umaano yung banda ko, or kaya hindi umaano yung rap group ko, kasi kayo kasi, kinukuha nyo lahat yung, so, wala na po dapat ganun. Kasi lahat po tayo dito, pantay-pantay. Pagalingan na lang po talaga ngayon ng iyong music, ng iyong marketing skills. Isang example ko, itong si MG, si Makagago, whether you like him or hate him, dahil po sa kanyang mga ginagawa, na-push tuloy yung kanyang music career. Nagkaroon siya ng music career. May mga kanta na siya na alam ng tao. Same din kay Lakong. O same din kay Eman, 'di ba? Hindi sila dumaan doon sa usual na nadadaanan ng isang musician, pero ano ginawa nila? Pinalaki muna nila yung YouTube nila, tapos tsaka sila naglabas ng kanta, at ngayon yung kanta nila is being enjoyed by millions of people. So stop making excuses. 'Yun lang po yung point ko. Ito po kay Kim Chu, sa totoo lang nga nakikringe ako. Hindi ko din gusto yung kanta niya, pero trip niya 'yon. So hayaan nating gawin niya kung ano yung gusto niyang gawin, 'di ba? Pero sa akin po as artist, we need to take responsibility. Ang dami pong opportunity para po tayo ay magkapera, sumikat o kung ano man, and we should stop making excuses and get to work. Yun lang. Improve our craft, improve our marketing skills, get better connections sa social media, lahat po yun. Marami pong pwedeng gawin. So yun guys, yun lang yung aking opinion dito sa buong Kim Chu matter. So ako, yung politika diyan, bahala na sila mag-away diyan, 'di ba? Pero yung ang point ko lang yung sa music industry. Okay, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe para tayo. Bye-bye.